Hi guys! Ang tatalakayin po natin ngayon ay kung gaano mo kakilala ang iyong asawa. Hanggang saan ang pagkakakilala mo sa kanyang pagkatao. Yan po ang ating aalamin. Pero bago po natin ituloy ang ating talakayan, kung bago po kayo sa aking channel, pakihit ang likes, pakipindot ang subscribe button, at pakikalimbang na rin natin para lagi kayo update sa susunod ang mga video. Salamat po. Ituloy na po natin ang ating talakayan. Bago ka pumasok sa buhay may asawa, dapat kilalang kilala mo ng lubusan ang iyong magiging kapatner. Sa lahat ng bagay ay dapat magkasundo kayo. At higit sa lahat ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan ninyo. Dahil ang buhay may asawa ay isang banal at sagradong pagsasama. Kayo ay pag-iisahin na may pangakong magsasama sa hirap at ginhawa at bubuo ng isang pamilya. Magsasama kayo hanggang sa inyong pagtanda tamang buhay. Subalit sa inyong pagsasama, hindi naman lahat ng oras kayo ay palaging masaya. Meron ding oras na kayo ay hindi magkakasundo at kuminsan mauwi pa ito sa kaawayan, sa away. Pero natural lang sa mag-asawa ang hindi magkasundo dahil sa mga hindi nagugustuhan. Talagang minsan nangyayari ang mga bagay na ito. Yung mga hindi lang nagkakaunawaan. Parang Ricardo sa dalawang nagmamahalan niyan eh. Ang kasabihan nga, kung walang away, walang tamis ng pagmamahalan. Ang kailangan lang talaga sa mag-asawa ay give and take. At yung marunong kang makibagay, yung marunong kang tumanggap ng kamalian, at marunong kang magpasensya. Yan, ganun guys. Kung meron kang taglay na ganito sa buhay mo, ang ganda ng takbo ng buhay mo, asawa nyo. At makakasiguro kang hanggang pagtanda nyo, magkakasama pa rin kayo. Subalit, kung wala kayong tinataglay doon sa mga nabanggit ko, hindi maganda ang kahantungan ng inyong pagsasama. Dahil may paghihimagsik ang bawat isa sa inyo at hindi makakaisip ng para sa ikabubuti ng pagsasama niyo. Si lalaki ay mambababae o kaya si babae ay manlalaki. Ganun guys. Matututong magsinungaling ang bawat isa. Hindi na igagalang ang pagiging mag-asawa ninyo. Ito ay masasalaula. Masasalaula. At mapabaliwala. Kalaunan ang kahantungan ay hiwalayan. Kawawa ang maapektuhan. Kaya ang nararapat bago mag-asawa, kilalaning mabuti ang magiging kapartner mo. Kung karapat-dapat nga bang makasama mo siya hanggang sa inyong pagtanda. Dahil mahirap na magsisi sa bandang huli. Kung ang napili mong asawa ay inaasawa ng iba. Inaasawa ng iba. Napakasaklap. Baka makagawa ka ng hindi tama. Kaya guys, pag-isipang mabuti bago pumasok sa buhay may asawa. Dahil napakahirap magsisi. Masakit sa ulo at makakumsan humantong ang buhay mo. Kaya hanggang dito na lang po. Thank you for watching.